emotions on I. Nagmahal po ako ng taong sakit sa puso lang ang sinukli sa akin. Should we stay or should we say goodbye? Mayora Iska at Daddy Dong, itago niyo na lang po ako sa pangalang Pau. 20 years old po ako. At second year college po ako nang na-curious po ako sa iba't ibang dating apps. Gumawa din ako ng dummy accounts sa Facebook at doon, nagsimula ang lahat. Nakilala ko po si Eric, 37 years old. May asawa at tatlong anak na po siya. Naging kami noong April 10, 2018. Pumasok po ako sa isang relasyon na sa una pa lang ay alam kong talo na ako. Pero wala eh. Mahal ko siya. At feeling ko din naman, mahal ako ni Eric. Tell me why did we find each other? Every month rin namin na dumadaan ay sobrang sweet ni Eric. Laging nag-i-effort. Naalala ko pa noon, Mayora Iska at Daddy Dong, pinasyal ako ni Eric sa Baguio. Isang araw na ayokong matapos dahil pagkatapos ng araw na yon, ay balik na naman kami sa normal at kanya-kanya naming buhay. Last April 2019 ang huling pagkikita namin. Na-busy na ako sa trabaho at siya naman ay na-busy sa kanyang pamilya. Pero kahit ganun pa man, may komunikasyon pa rin kami ni Eric. Araw-araw kami nag-uusap. Araw-araw kaming magka-chat. Kailangan lang mag-ingat ni Eric dahil baka mahuli siya ng kanyang asawa. Hindi naman ako masamang tao, Daddy Dong at Mayora. Ilang beses kong kinubinsi ang sarili ko na mali ang relasyon naming dalawa. Una dyan, pamilyado siya. Pangalawa, 20 years old lang ako at siya naman ay 37. At pangatlo, Daddy Dong at Mayora, parehas kaming lalaki. Pero paano ako? Paano ako aayaw sa isang relasyon kung siya mismo ang ayaw bumitaw? Ilang beses ko nang ginawa ang makapaghiwalay, pero ayaw ni Eric. At dahil mahal ko siya, pinagpatuloy namin ang aming relasyon. Pumasok ang taong 2020. Doon na nag-umpisa. Araw-araw ako nag-chat sa kanya. Nagme-message kung kamusta na ba siya. Pero nagtataka ako, bakit palaging late ang mga reply niya sa akin? Minsan nga, hindi pa siya nakakapag-reply. Pero para sa akin, ay okay lang yun. Valid yun, kasi alam kong kasama niya yung pamilya niya. At habang tumatagal, Daddy Dong at Mayora, nararamdaman ko na nawawala na siya ng gana sa akin. Kaya naman, binuksan ko ang isa ko pang account. At ayun, nagulat na lang ako. Sikat na pala siya sa Twitter. Isang account na maraming followers at marami ding nakakatrip. At bukod pa doon, may isang follower na nakafollow back sa kanya na ang profile picture ay magkayakap sila at magkadikit ang mga labi. Ang sakit po, Daddy Dong at Mayora. Tinignan ko lahat ng post niya. Matagal na pala niya akong niloloko. At ako naman to si Tanga. Walang kaalam-alam sa ginagago na ako ni Eric. Hanggat sa chinat ko na siya. At kung ano-ano yung pinagsasabi ko sa kanya. Minura ko siya, sinumbatan. Lahat ng masasakit na salita ay sinabi ko sa kanya. Nag-sorry naman si Eric sa akin, pero hindi sapat yun. Dalawang araw matapos kong malaman na gano'n pala ang ginagawa niya sa akin, ay gabi-gabi ako umiiyak. Ang sakit, sobra. Walang kahit na sino sa pamilya at kaibigan ko ang nakakaalam sa relasyon namin ni Eric. Kaya yung sakit, ako lang ang nakakaramdam. Kaya para sa'yo, Eric, minahal kita ng sobra. Pero bakit ganito yung sinukli mo sa akin? Di ba lagi ko naman sinasabi sa'yo, kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo lang
at maiintindihan ko. Kasi alam kong pamilyado ka. Pero bakit naman ganun? Hindi ka nga sa pamilya mo umuwi. Doon ka naman sa isa mo pang jowa. Daddy Dong at Mayora is ka, Morena. Napapaisip po ako. Ito na po ba ang karma ko? Sana po ay mapayuhan niyo ako kung ano po ba yung dapat kong gawin. Dahil hindi ko na alam kung ano pa ba ang pwede kong gawin sa buhay ko ngayong wala na si Eric. Hanggang sa muli, ako po ito, si Pao. And tell me why do people have to change? Emotions on I. Si Pao. Paulo pala.